Sa buhay ng isang tao. Kasi mahalaga sa isang tao na mayroong prinsipyo. Alam niyo kung bakit? Dahil kapag wala kang prinsipyo, wala kang paninindigan. Hindi ba? Kinakailangan ako, ikaw, sino man sa atin, kinakailangan mayroong prinsipyo. Hindi kinakailangan na mayroong pinag-aralan para magkaroon ka ng prinsipyo. Hello? Kahit hindi ka natapos sa pag-aaral kapag mayroong prinsipyo, pwede ka magkaroon ng prinsipyo kahit hindi ka nakapagtapos.
Kahit hindi maganda ang iyong trabaho, basta meron kang prinsipyo, you are a candidate, mga kapatid, sa ganyang klaseng bagay. Kaya mahalaga ng tao, merong prinsipyo. Kapag walang prinsipyo, walang gabay. Kapag walang prinsipyo, walang palabra de honor. Kapag walang prinsipyo, ano po mga kapatid, ang pagkatao mo ay walang kwenta. Now listen, nakadepende sa iyong buong taon kung paano ka papagpalain ng Diyos. Are you listening? Amen. Walang problema kay God, kundi tayo ang merong problema. Nakadepende sa iyo sa buong taon ng year 2017 kung paano ka papagpalain ng Diyos. God will bless you more. Depende yan sa pagtrato mo sa Diyos. Amen. Are you listening? Amen. Kaya the principle of first, malaki ang kinalaman ito sa ating buhay. Ano po mga kapatid? Saan mo ba nilalagay si God? Nasa huli ba? Rate mo 1 to 10. Ano po mga kapatid? Ang 1 ang pinaka closest. Yung pinaka number 1. Saan ba si God? Nasa 3rd place. Saan ba si God sa iyong buhay? Nasa 5th place. No, hindi. Kapag napag-aralan po natin ang ganitong klaseng bagay for the whole man, God will bless you. Amen? Kaya nakadepende sa iyo kung paano ka papagpalain ng Diyos. God will bless you more. Depende yan sa iyong pagtrato sa Diyos. God in heaven is full of heavenly resources, full of treasures, and God would like to bless you. Alright? Pero alam po ninyo mga kapatid, ayaw ni God na nag-waste ng blessing. Alam niyo yun? Ayaw ni God na nag-waste ng blessing. Malaking kayamanan na meron sa langit sa Panginoon Diyos. Alright? Gusto niya tayong pagpalain. But ang Diyos marunong magbigay ng pagpapala. Hindi siya magbibigay ng blessing na masasayang lang. Okay? Naiintindihan niyo ba yun? Ang problema sa blessing ni Lord, walang problema sa blessing ni Lord. Ang problema, ikaw kung paano ka i-bless ni Lord. Halimbawa, ako si Bill Gates, milyonaryo, Stanley Ho, kumbaga, anak ni Stanley Ho, mayaman, merong kotse, merong Ferrari, no? Nasa akin ang lahat, yung kanta ni, ano? Kanta ni, sa'yo ng lahat. nasa akin ang lahat ng mga resources. Pero kung gusto ko maggawang loob, kung gusto mo ko magbigay ng blessing, hindi ko maibibigay ang aking pera sa basta-basta na lamang na sayin niya kapag binigay ko. No? Masasayang na mapapanis. Kung ako magbibigay, sisiguraduhin ko na gagastusin niya sa tamang paraan. Hindi niya itatakbo sa kasino. Hindi niya ibibigay sa lahat ng mga ibang mga bagay na mga kapritsuan para sa kanya. Okay? Ganun din ang Diyos para sa atin. Walang problema kay God. Papagpalain tayo ng Diyos. Alam tayo niya eh. Pero the way kung paano siya mag-bless, talagang ini-scrutinize niya, talagang tinitignan niya, is this pagbibigay ba ako ng blessing sa kanya, hindi niya ba masasayang? Kaya ganun katalino ang Panginoon Diyos. God never wastes His blessing. Kaya pag-aralan natin the principle of first, na kung saan, ito yung ating first topic for this first Sunday for the month of March. Pamagatan po natin siya, the principle of first. Open your Bibles with me in the book of Exodus. Exodus chapter 13. Babasahin po natin yan simula verse 1 hanggang verse 13. We will go into it responsibly. So habang pinubuksan natin ating mga Bibles, ano po, ang book of Exodus chapter 13, merong sinabi kay si God kay Moses. Ang sabi ni God kay Moses, lahat ng mga ari-arian ng bansang Israel, akin. Okay? Lahat ng firstborn, akin. Lahat ng unang ani ay akin. Ang sabi ni God, ano po? Dahil ako ang merong property, it is my right to possess anything. First fruit, first harvest, firstborn, lahat ay akin. Okay? Kaya dito natin makikita yung kahalagahan na pagbibigay natin para sa Panginoon Diyos. Tumayon po tayong lahat, basahin po natin siya sa book of Exodus, chapter 13, verse 1 hanggang 13. Ako po muna babasa, babasahin natin siya ng responsibly. Ako babasa ng first, second verses. Kayo ang congregation babasa ng 3 and 4 hanggang makarating tayo sa verse 13. Babasahin natin siya ng sabay-sabay. Ito si God, kausap si Moses.
Merong bilin si Lord. Sabi ni Lord, you consecrate me, lahat ng mga firstborn, lahat ng mga first fruit, lahat ng mga unang ani, lahat yan ay akin. Ang sabi ni God, because I deserve lahat ng ito para sa akin. Makita natin ito sa pag-aaralan na po natin by giving our first fruit. Exodus chapter 13, verse 1 hanggang 13. Ang sabi ng salita ng Panginoong Diyos, Then the Lord spoke to Moses, saying, consecrate to me all the firstborn, whatever opens the womb, opening the children of Israel, both man and beast, it is mine. 3 and 4, go. And Moses said to the people, remember this day which you went out of Egypt, out of the house of bondage, for where I said, no living bread shall be eaten. On this day you are going out in the land of Canaan. Verse 5, and it shall be, when the Lord brings you into the land of Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Hivites, and the Jebusites, which he swore to your father to give you, a land flowing with milk and honey, and you shall keep the service in this month. 7 days you shall eat unleavened bread, and on the seventh day, there shall be a feast to the Lord. And unleavened bread shall be in the 7 days, and no living bread shall be seen among you, nor shall leaven be seen among you in all your quarters. And you shall have your son in the other day, saying, this is done because of what the Lord did for me when I came out from Egypt. Verse 9, and it shall be a sign to you on your land, and as a memorial between your eyes, that the Lord's law may be in your mouth. For with a strong hand, the Lord has brought you out of Egypt. You shall therefore keep this ordinance. It is a law. It is a batas. Okay? Na dapat nilang i-keep. Hindi nila kalimutan. You shall therefore keep this ordinance in its season from year to year. And it shall be when the Lord brings you to the land of the Canaanites, as I was warned you and your fathers, and he gives it to you, that you shall set apart to the Lord all the open and the whole, that is every firstborn that comes from an animal which you have, the male shall be the Lord's. Verse 13, all together now. But every firstborn of the land he shall be with the land, and he shall do not redeem it, and he shall break his neck, and all the firstborn of the land among the sons shall be redeemed. May the good Lord be blessed upon the reading of His word. Tayo po'y manalangin, shall we pray. Dakilang Diyos, ang manaming banal, maraming po salamat, Ama, sa umagang ito na araw ng pag-iipon. Dalayan ko, Lord, na kausapin mo ang bawat isa sa amin. Challenge us, Lord. Makita namin ang blessings, dakilang Diyos, na nagmumula po sa iyo. Turuan mo kami, Panginoon, kung paano namin makamit ang pagpapala na gusto yung ibigay para po sa amin. Lord, help us, Lord, to see your glory, to glory. Challenge your people. Itago niyo ako sa likuran ng iyong krus. Makita po namin ang pagpapala mula po sa iyo at sa iyong salita. Ito pong aking dalangin naman, sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen at amen. Maari na po tayong siyo po. You may now be seated. Okay, the principle of first, yan ang ating first topic for this month of March. Alright, I believe when God is first, everything falls in order. But when God is not first, everything else is out of order. Are you getting me? Kapag inuuna mo si Lord, lahat ng iyong gawin, lahat in order. Lahat ng iyong hipuin, nagiging successful. Lahat ng iyong mga dapat mong balakin, mga desisyon, kapag inuuna mo si Lord, lahat daw yan, nagpo-fall into order. But, when God is not first, everything else is out of order. Ang laki ng difference, no? Kita niyo yan, everything else is out of order. Nakapunta na ba kayo sa isang lugar na out of order? Pupunta kayo ng CR, out of order. Pupunta kayo sa isang out of order kasi sarado. Ano po? Ganun po ang nangyayari sa buhay ng isang tao kapag hindi mo inuuna si Lord. Hindi siya first place sa iyong buhay. Lahat ng iyong hawakan, lahat ng iyong puntahan, laging out of order. Kapag God is first sa iyong buhay, it is smooth. No? It is smooth. First attempt mo pa lang, blessing ka agad, jackpot, wow. No? Kasi God is first eh. Yung, alam niyo na, itrack niyo yung inyong mga harsh desires. If you are putting God first in your life,
pinatrack niya yung heart's desire niya for the year 2017. Nakikita mo, nagtatrack mo, ang dami mong unanswered prayer ngayon. Naka first quarter ka pa lamang, January, February, March, God is first sa iyong buhay. Nakikita mo, wow, January, I have 2 unanswered prayer. February, meron akong 4 unanswered prayer. Month of March, ano po, hindi pa nagsisimula month of March, March 1 pa lang, March 2 pa lang. Meron na nangyayari sa iyong mga unanswered prayer. You know why? Because you are putting God first sa iyong buhay. Ano po mga kapatid? You make a decision, it flourishes. Alright? Parang isang nagtatangi na ang lamig-lamig ng iyong kamay. Kumuha ka ng isang buto, kumuha ka ng isang punla, inilagay mo sa soil, pagdapos tinakpan mo na ganyan, after a few days, nakita mo yung tinanim mo, nagbubunga. No? Kasi it flourishes eh. Why? Bakit nagkakaroon ng ganung klase mga bagay? Kasi inuuna mo si Lord. Great things happen when we put first God in our lives. Amen? Pero kapag kahuli si Lord, last si Lord, lahat ng iyong mga plano, ano po mga kapatid, walang nangyayari. Bakit ganun? No? Meron kang desisyon. Bakit nandiyan yung desisyon mo sa rough roads, hindi smooth? No? Long roads, rough roads, pagkatapos pasikot-sikot ka na ganyan, you're wasting your time, you're wasting your money, you're wasting your effort. You know why? Because God is not first in your life. No matter how harder, ano po mga kapatid, you bang the doors. Sinisipa mo, kinakatok mo, ayaw mabuksan ng pintuan kasi God is not first in your life. Alright? Look at your heart's desires. Year 2017, how many heart's desires that you got for this month of March? Alright? Tingnan nyo, all because nangyayari yan, you're not putting God first sa iyong buhay. Your hands, parang kapag hindi mo inuuna si Lord sa iyong buhay, parang kayo isang nagtatanim ng init ng iyong palad. No? Alam mo sa inyo, mahilig kayo magtanim, meron kayong gardener sa iyong bahay, sa isang probinsya, meron kayong bahay kubo, meron kayong mustasa, meron kayong ampalaya, no? Pero ang tao hindi inuuna si Lord, kahit anong tanim niya ng tanim, ano po, dahil mainit ang kanyang kamay, hindi nagbubunga. Bakit? Kasi God is not first sa kanyang buhay. When it comes to our finances, listen to me, God must come first. Okay? Nakaintindihan po tayo. When it comes to our finances, listen to me, God must come first. Pastor, alam ko na yung tinutumbok mo, tithing yan. No? Tithing yan. Matisod na kayo kung matisod, but I'm going to preach this. Amen? Dito sa ating church, favorite menu ito. Sa ibang mga simbahan, kinatitisuran ito. Sa ibang mga simbahan, ayaw pakinggan ito. Sa ibang simbahan, sa ibang kapulungan, nagagalit sila sa pastor kapag ipinipreach ito. Magalit na kayo sa akin kung magalit. I don't care. Basta ipipreach ko ito po, mga kapatid. Are you getting me? Why God must come first? Bakit ba laging una si Lord? Kita niya naman, ako rin tinanong pag galing yun eh. Ganun ba siya ka-conceited? Na lagi na lang siya una? No? Ganun ba siya kasiloso? Ganun ba siya kakitid ang kanyang utak? Bakit dati siyang demanding, put me first. Ang sabi sa Bible, sa New Testament, love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Bakit sinabi na ganun? Kasi alam ni Lord, sino man na ilalagay mo sa unahan, maliban kay Lord, para ka na rin pumirma ng suicide note. No? Kaya kapag ano man nilagay mo dyan, pera ang una, hindi si Lord. Bukas, naglulupay na siya. Bukas, ano po, mainit na ang kanyang ulo. Kasi bakit? Nawala ni pera eh. No? Yung mga taong in love ngayon, no? Mga in love ngayon, bukas na, hindi, naglulupasay. Halos magpatiwakan, kunin mo na ako. Pero kapag inuna mo si Lord, kompleto ka na lahat. Alright mga kapatid, kaya makikita natin why God must come first para magkaalaban na kung sino talaga ang una sa iyong buhay, si Lord ba o pera. Kaya makikita natin this morning, the Bible said, for where your treasure is, there will be your heart also. Kapag mahilig ka sa cosmetic, that's your heart. No? Kung mahilig ka palaging kumain ng buffet, eat all you can. Pagising mo sa umaga, food. That's your heart. Diba? For where your treasure is, there will be your hearts also. We learn that this is why God commands that we give financially to the church. Alright? Mga kapatid, kasi alam mo kung bakit tinuturo ang tithing sa church. Alright? Tinuturoan po tayo para hindi maging madamot.
tinuturuan tayo ni Lord na yung heart mo dapat hindi full of money, kundi full of God. Amen? Rather than ourselves full of stuff, when it comes to our finances, God must come first. Are you giving God with faith or with leftovers? Kapag ikaw ba'y nagbibigay at nagkakaloob sa Diyos, ikaw ba'y nagkakaloob sa Diyos with faith o tira-tira lang? Kapag ikaw ba ay nagbibigay sa Diyos, is it by faith? Kapag alam niyo, minsan, no, pagka offering, papansin mo yung mga iba eh, parang nabibigat. Bibili na lang ako na panghuli ng palaka, hindi na sila lalapit dito, merong asher na gaganon-ganon sa kanila. Yes, mas maganda yun. Mas maganda yun. Gusto niyo nga, bumili kayo. Minsan, kumisong offering, kunyari magsi-CR, parang bang taka sa CR, parang kakalasin sa pagbibigay. Minsan, may, ang haba ng tukot na ganun, eh, no? Ang haba nun ng special number, natapos ng lahat ng destiny and anything, hindi ba rin nakapagbigay dito sa harapan? Are you giving leftovers kay God or by faith? Kapag ikaw ba'y nagkakalog kay Lord, nabibigitan ka ba? Kapag ikaw ba'y nagbibigay ng offering at tithes, napipilitan ka ba? Kapag ikaw ba'y nagbibigay ng kaloob mo sa Panginoon Diyos, nang hihinayang ka ba? Or, nagbibigay ka naman pero tira-tira lang. Ano matira, Pastor? Yun na ang ibibigay kay Lord. Ang tawag doon ay leftovers. I-twist ko ng konti. Alright? Sikat ba mabuti sa iyo o hindi? Napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Now, if God is good to you, bakit ang hirap mong magbigay kay Lord? Meron kang magandang trabaho, meron kang magandang trabaho dito sa Macau. Ilang taong ka na dito, meron kang increase, no? Your family is getting better and better year by year, month by month, dahil sa iyong pagre-remit sa Pilipinas, and many more. Napakabuti ng Diyos para sa atin. Listen to me. Kapag si Lord nagbibigay sa iyo, hindi siya napipilitan. Kapag si Lord gusto ka niyang i-bless, hindi siya nang hihinayang. Baliktarin kaya natin, ano kaya kung manghinayang si Lord? Ano kaya kung magdalawang isip si Lord sa iyo? Ano kaya kung napipilitan din si Lord magbuhos ng pagpapala sa iyo? Is that make sense? Alright? If God is first in your life, then everything will fall into order. Kapag una si Lord, abiding by the principle of first will bring blessings. No matter what trials you are going through, the principle of first is about making sure God is first in our lives. Kaya ano yung makikita natin dito para ikaw ay pagpalain ng Diyos? Maraming ways para ikaw ay pagpalain ng Diyos. Hindi lamang tithing, but this is one of the major thing para ikaw ay bless ni Lord fully. Alright? Maraming mga ibang bagay. Hindi ko sinasabing ito lang. Maraming ibang mga bagay. Pero top 3, ito. Okay, the principle of first, ang muna natin makikita, the firstborn must be sacrificed or redeemed. The firstborn must be sacrificed or redeemed. The principle of first fruit is a command from the Lord that all the firstborn belong to the Lord. Sinabi dyan sa text na ating binasa kanina sa Exodus chapter 13. Alright, ang sabi ni Lord, lahat ng unang bunga, lahat ng unang ani ay akin. Hindi iyo. Lahat ng unang panganay ay akin. Sabi ni Lord, hindi sa'yo. Sabi ni Lord kay Moses, consecrate all the firstborn among the children of the Israel, all the children of Israel, and all the beasts. Ang sabi dyan, male or female, basta firstborn, akin. Ito man ay sheep, ito man ay kambing, ito man ay pusa, ito man ay kabayo, basta unang anak, akin. Sabi ni Lord, malinaw pa sa sikat ng araw. Alright? Kaya Exodus, in the book of Exodus chapter 13 verse 1 and 2, sabi dyan, then the Lord spoke to Moses saying, consecrate, ihiwalay mo. Yan para sa akin. Consecrate to me all the firstborn, unang panganay, with whatever opens the womb among the children of Israel. Akin. Both man, akin, at mga beast, ay akin. Ang sabi ni Lord, verse 4, verse 12, that you shall set apart to the Lord all that opens the womb, that is, every firstborn that comes from an animal which you have, the male shall be
the Lord's. Verse 13, but every firstborn of a donkey you shall redeem with a lamb, and if you shall not redeem it, then you shall break its neck, and all the firstborn of men among your sons you shall redeem. Malinaw ang sabi ron, firstborn, lahat ay sa Diyos. Unang anak ng kambing, sa Diyos. Unang anak ng sheep, sa Diyos. Unang harvest, sa Diyos. First crop ay sa Diyos. Lahat ng first fruit, alright, ay sa Diyos dapat hinahandog. Are you listening? Okay, dahil sabi ni Lord. Ngayon, ang tanong, why should we honor God through our first fruit? Bakit ba natin dapat i-honor si Lord sa unang ani natin? Bakit ba natin siya dapat i-offer kay Lord yung ating first fruit para kay Lord? Because, you know why? Because God deserves it. Because God deserves it. God gave you a work or part-time. He deserved His first fruit. Amen? God gave you the increase. God deserved His first fruit. God gave you a lot of blessing from the beginning of the year until the end of the year. Is it worthy to offer Him and give, bigay ka ng give thanks or pasasalamat para sa Diyos? Thank you offering, thanksgiving offering. Yun ay isang bagay na dapat natin ibigay at kalog sa Diyos because God deserved our first fruits. Ano ba yung first fruit? Ang sabi dyan, ano ba yung first fruit? Ang ibig sabihin ng first fruit, unang bunga. Okay? Ang sarap nun, no? Nagtanim na ba kayo, meron kang iningatan, unang ampalayang bumunga. Ang sarap kainin. Unang aratilis. Wow! Unang mangga. Unang kamatis na nagbunga, nagsibul. Iniingat-ingatan mo ba yan? Ang sarap, di ba? Ang ibig sabihin ng first fruit means unang bunga. I-chine-cherish yan eh. Kung ikaw nagkaroon ng blessings or trabaho, first fruit, yung unang sweldo mo, ang tawag dyan ay first fruit. Di ba? Ang sarap nga yan kapag unang sweldo eh. Minsan, pinang-blowout natin, pinang-happenings natin. Minsan naman, ibinibigay natin ito sa ating tatay o kaya sa ating nanay kasi first sweldo ng iyong anak o ikaw ilang isang anak. Kapag merong 13 month o 14 month, ano, ito yung good harvest, meron kang bonus, binibigyan mo rin ng bonus sa iyong sarili. Ano kaya, bili ako ng iPhone 8 or iPhone 9. Yun yung sinasabi natin mga harvest. Kung sa iyong first fruit, di ba, nagkakapag-blowout ka, nakapang-libre ka sa iyong mga barkada, hindi ba karapat-dapat din naman na bigyan mo ng konting balatok si Lord? Pasasalamat, Lord, meron ako magandang ani ngayon. Ito para sa iyo. Lord, sagana ang aking ngayon, mga ubasan, o mga aking mga palayan. Lord, ito yung para sa iyo. Hindi ba deserving yun para kay Lord? Alright? Ang sakla po kasi, kuminsan, masyado tayo nakakonsentrate dun sa gift. Pero nakakalimutan natin kung sino yung giver na nagkaloob. Kaya pagdating sa pagbibigay natin para kay Lord, ang nangyayari, leftovers lang, tira-tira lang. We forgot we worship the gift and we worship kung sino, and we don't worship at pasalamatan kung sino yung nagbibigay para sa atin. Every first fruit, every firstborn belongs to the Lord and must be sacrificed to the Lord. Kita yun? Lahat daw ng unang kambing, lahat daw ng unang sheep, ay para kay Lord at dapat daw ito i-sacrifice. Listen, but God's first son, Jesus Christ, had to be sacrificed. Kita niyo, si Jesus Christ din ay firstborn. Pero binigay ng Diyos yung firstborn ito. Si Jesus Christ had to be sacrificed. We are unclean and therefore Jesus was sacrificed for our redemption. God gave Jesus Christ in faith. Even when we were yet sinners, ibinigay niya si Kristo Jesus para sa atin. Romans 5:8, but God demonstrate His own love for us in this. While you are yet sinners, Christ died for you. Ang ganda, ano po mga kabatid? Isinacrifice niya, pinatunayan niya kanyang pag-ibig, dinemonstrate niya kanyang pagmamahal sa iyo. Kahit na ikaw ay makasalanan, ay ibinigay niya si Kristo Jesus para mamatay sa iyong sala. Kaya lahat ng mga firstborn, inaalay ito sa bansang Israel, idinededicate kay Lord, but God Himself, Jesus Christ, God's firstborn had to be sacrificed. Listen, Jesus
is God's type. Tayo, si God, ang type ng Diyos, si Kristo. Isinacrifice niya rin ang kanyang firstborn. Para kanino? Para sa atin, para tayo maligtas. But God demonstrates His own love for us in this, that while we were yet sinners, Christ died for us. Jesus is God's type. When it comes to giving, siguro ang pinaka magandang lesson po rito na teacher, God Himself. Diba? Tinuruan niya tayo kung paano magbigay. Sa paano paraan, ibinigay niya kayang anak na si Kristo Jesus. Right model. Kaya nga merong kanta ni Sandy Patti ata yun, when the gift goes on. The Father gave the Son gave the Spirit. The Spirit gives us life, and so we can give the gift of love, and the gift goes on. God is our role model when it comes to giving. Tanong ko sa inyo ngayon, madamot ba ang Diyos? Tanong ko sa inyo, mabuti ba ang Diyos? Kung madamot si Lord, hindi niya na sinacrifice si Kristo Jesus para sa atin. God's gift, Jesus Christ sacrificed Himself to redeem us. Para tayo tubusin sa ating pagkakasala, ibinigay niya, hinandog niya ang kanyang firstborn son, si Kristo Jesus, para tubusin tayo sa ating pagkakasala. Para to simplify this, yung pay the price yung dapat natin bayaran, hindi natin mabayar-bayaran. Sino nagbayad nito? Sino nag-sacrifice? Ang Diyos. Isinacrifice niya ang kanyang anak para sa atin, para mabayaran natin ang ating pagkakautang na hindi naman natin kayang bayaran. Sino sa inyo dito merong utang? Ako lang. Naranasan yung umutang, no? Sa Bombay, sa banko, credit cards, loans. Kahit anong tawag sa loans? Car loans, house loan, utang din yan. No? In English lang yun. Kapag hindi mo binayaran, eto, at dahil meron kayong kontrata, ano nangyayari? They will send you to court. Alright? We have a price to pay. To pay the price. Kaya spiritually speaking, na kahit anong ipon mo, kahit anong sikap kong magtrabaho, mabayaran ninyo yung pagkakautang sa Diyos, kahit na magpakabait ka pa, kahit buwis buhay ka pa, alright, na hindi mo kayang bayaran ang atraso mo para sa Diyos, si Kristo lang po, mga kapatid, sapat na para magbayad sa ating pagkakasala. Kaya God, Jesus Christ Himself, He sacrificed si Jesus Christ para matay para sa atin. To give is to sacrifice. Say it with me. To give is to sacrifice. Alright? Jesus is God's tithe. You give the tithe first. And the tithe, po mga kapatid, and the tithe, kung hindi ito tira-tira lang, kundi yung 10%, yung unang 10%, ito ibinibigay sa Diyos. Hindi yung ano yung matitira sa ating harvest, yun ay para sa Diyos. Kundi yung first 10% daw ay para sa Diyos. You don't give God leftovers. Alam niyo kung bakit? It is an insult. Kahit na sino man na magbigay ng tira sa ibang tao. And it is an insult too kay Lord kapag binibigay mo rin sa Kanya ang leftovers. Alright, are you listening? Kahit sino tao, bigyan mo ng leftovers, nakaka-insulto eh. Hindi ba? Kung ako bibigyan mo ng leftovers, I feel insult. Kung bibigyan mo kayo ng leftovers, I feel insult. Bakit tira-tira? Pero pwede siguro sa asawa mong babae, bigay mo leftovers mo sa kanya, kakainin. O sa asawa mong lalaki, leftovers mo sa kanya. Pero sino man ang tao, hindi mo pwede bigay leftovers na yan. Alright? If God is your only king, you serve Him with your very best. Kahit nakakapagod. If you love God, you will give Him the very best gift. At hindi ka manghihinayang kasi mahal mo siya. If God is special to you don't give Him leftovers. Alright? Kaya, paano ba mag-set aside ng first fruit?
yung tinatawag nating tithe. Ang tithe kasi yung 10%, okay? Hindi ito kung ano yung matira, yun ay para sa Diyos. From your salary, dapat, kasi kapag tayo pinagbibigay ng ikapo at tithe sa Diyos, kung minsan nagagalaw, minsan di ba nagagalaw, kung minsan nakakalimutan, the very first thing, na-harvest ka, we are harvesting every month. OFW tayo eh. Di ba? Every month merong sweldo, every month merong ani. From your salary, i-itemize na kagad lahat. Meron ka dapat monthly budget. Para hindi mo makalimutan na makapagkaloob sa'yo, sa Diyos. Pagbigay ng salary, tanggalin mo na kagad yung tithe. Ihiwalay mo na kagad. Huwag mong isama sa isang pitaka. No? Alam niyo kung bakit? Kasi baka may halo kay BDO. Sabi Pacific Ace. Kunin mo na kagad yung tithe mo. Ilagay mo sa isang sobre, ilagay mo sa aparador, ilagay mo sa mo dapat itago, huwag mong dadalihin araw-araw. Okay, nakahiwalay na dyan, nakitemize na dyan ang iyong tithe, ang iyong rental sa bahay, ang iyong house rental, ang iyong remittance para sa Pilipinas, pagpapadala sa inyong mahal sa buhay sa Pilipinas. Nakalagay na rin dyan, nakabudget na rin dyan yung load, kung ikaw ay nagpapaload every month. Alam nyo kung magkakano yun, monthly? Bus card, food allowance, alright? You don't pay your bills and see kung ano yung leftovers ay para sa Diyos. Kasi sabi lang, yung una, hindi last. You give the tithe first. It is the first 10%. It's not just the 10%. Alright? Sinasabi mo lamang, Lord, ang hirap magbigay ng tithes. OFW ako. No? Pero kapag na-analyze mo yung kahalagahan ng pagbibigay, alright, it is just a saying, Lord, this is my first fruit. This is my first 10% of my income. Na kahit alam kong budget ko ay kapos at hindi pa kakasya, pero una ko na itong ibibigay sa iyo. I am trusting you that you will provide anything and everything what I need for the whole month. And that's faith. Amen? Kaya yung pumakabalan mga kita na pinagkakatiwalaan mo ang Diyos sa lahat ng inyong finances. Lord, ito yung 10% ko. Alam kong kulang, but I believe and I have faith na ipoprovide mo lahat ng ating needs. When you give the first to God, the rest are redeemed. All the firstborn belong to the Lord. All the first fruits belongs to the Lord. God said, this, sabi ni God, lahat ng mga pupa, ang unang anak ay akin. Sino man sila, lahat ng unang ani ay akin. Hindi sinabi ni Lord na kapag nakanak siya ng pangalawa, akin na isusunod ha. Hindi yan sinabi sa konteksto eh. Di ba? Kundi sabi ni Lord, yung una akin. Ang hirap nun na ibibigay mo yung una. Ano kaya kung hindi na ito manganak yung aking baboy, Panginoon? No? Meron bang nanganganap na baboy na isa? Hindi, ang damadamihan eh, no? O siguro yung sheep, o siguro yung baka. Hindi mo alam kung manganganap pa ulit. Hindi ba? Pero yun po mga kapatid na sinasabi ron eh. You're believing, you're trusting. Lord, this is my first 10%. Hindi ko alam kung kakasya ito for the whole month. But I'm trusting you that you will provide all my needs sa kabuuan buwan ito. It's not the 10%. That enacts the blessings. It is your faith that enacts the blessings of God. Nagkakaintindihan po tayo. The reason why Jesus said, sabi niya, ibinigay niya ang kanyang firstborn son, si God. That in while we were yet sinners, Christ died for us. Hindi niya munang tinignan ang tao na tingnan ko muna kung maliligtas siya by good works. Tingnan ko kaya muna kung ang tao ay maliligtas by membership of a church. Hindi niya ginawa yun. Kundi ibinigay niya kagad ang unang, the firstborn, yung firstborn niya, si Jesus Christ. But God demonstrated His own love for us in this. In that while we were yet sinners, Christ died for us. Kaya the principle of first, makikita natin doon, kinakailangan una si Lord. Yung unang aning pinagkakalob natin kay Lord. Pangalawang bagay na makikita natin, the first fruit must be
offered. The first fruit must be offered. God has always expected His people to do good steward, to be good stewards. That kung ano yung bagay na pwede natin ibigay ni Lord, dapat maging good steward tayo. The first fruit must be offered. Meaning, yung ating unang ani, ipinagkakaloob kay Lord. Yung sweldo, yung 10%, hinahandog natin. Idinededicate natin, Lord, ito yung aking 10%. Hindi ito akin, kundi ito ay para sa iyo. Nakakaintindihan po tayo. Kasi yung 10%, hindi sa iyo yan. Kay Lord yan. Unang ani yan eh. Kaya nga sabi sa lahat ng mga possessions na meron tayo galing kay Lord. Pero yung first fruit, lahat ng ating mga increase para kay Lord yan. Proverbs 3 verse 9 and 10. Honor, basahin na natin na sabay-sabay. Ready? Begin. Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase, so that your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Ang sabi dyan, pasalamatan mo ang Diyos. Ipagpugay mo sa iyong Diyos na meron kang possession, meron kang goodwill. At ang sabi sa second line, and with the first fruit of all your increase, ay para kay Lord. Kapag ibinibigay at nilalagak natin, hinahandog natin daw itong first fruit mo para kay Lord, God will bless you. Sa paano paraan? Sa second half. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. Ibig sabihin, when you do this, we invite God's blessing into our lives. Kita nyo yun? Kapag ginagawa pala ito ng isang Kristiyano at anak ng Diyos, na alam niya magkaloob ng para sa Diyos, God will bless you more. Alright? Ini-invite mo yung blessings ni Lord na mapara sa iyo. Ang sarap na hinahabol ka ng blessing, no? Di ba? Sino ayaw na blessing? Ayaw na blessing? Gusto ko ng blessing. Di ba? Ang sarap na hinahabol ka ng blessing kaysa yung pinagtataguan ka ng blessing. Oh, nandiyan na siya. Yung blessing ni Lord, tinatahan mo na ganyan. Ayaw ko magpakita sa'yo. Hindi ito para sa'yo. Pero, ang sarap na hinahabol ka ng blessing. Ang sarap ng pakiramdam. Na sinasabi mo, ano ba naman yan, Lord? Sunod-sunod ang blessing? Tama na! Punong-puno na ako ng blessing. Di ba? Ang sarap ng ganung klaseng pakiramdam. Kumbaga, sa ulan, buhos na buhos. Kumbaga sa missile, yung hide and seek na missile. Meron missile na gano'n, nasa aeroplano eh. Kahit sa kamagtago, ahabulin ka ng missile, papasabugin ka na gano'n. Listen, gano'n po mga kapatid ng Diyos. Kaya when you learn how to honor the Lord with your possession, with your wealth, with your money, at alam mo kung paano magkaloob sa Diyos, na unang bunga, yung first fruit, God will increase. God will bless you more. Alright? Kaya, ang sabi ko mga kapatid sa Exodus chapter 20, alam niyo yung first fruit, hindi naman talaga akin yan eh. Para sa Diyos yan eh. Exodus chapter 23 verse 19. Ang sabi dyan, the first of the fruit of your land you shall bring into the house of the Lord. Kita niyo yung bring, di ba? The first of the first fruit of your land you shall bring into the house of the Lord. Not only that, sa Ecclesiastes, ito familiar kayo rito eh. Ecclesiastes 3 verse 10. Bring! Malakay! 3:10. Bring ang sabi dyan. Bring all the tithes into the storehouse that there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord of hosts, if I will open to you the windows of heaven and pour you out for you such a blessing that there will not no room for you enough to receive it. Kita niyo yung bring, hindi give. Kita yan, the reason why God uses the word bring instead of the word give. Give. Hindi sinabing give all the tithes. Hindi. Bring. Bakit bring, pastor? Kasi hindi ka pa pwedeng magbigay na hindi naman galing sa iyo. Kakaintindi ba tayo? Hindi ka pa pwedeng ibigay
ang 10 pataka na hindi naman akin at galing ito kay Dave. Hindi ko pa pwedeng ibigay ito eh. Hindi ako ang owner. Ang owner si Dale. Diba? Kaya sabi diyan, bring all the tithes. Ibig sabihin, you don't give what doesn't belong to you. Hindi pa pwedeng ikaw ay magkaloob na hindi naman galing sa iyo, na hindi naman sa iyo. Kaya yung 10% ay sa Diyos, hindi iyo. Kaya sabi diyan, bring, hindi give. Are you listening? Bring, hindi give. Yung bring, dinadala mo ito. Hindi ito sa iyo. Ipinagkakaloob mo ito sa Diyos. Kaya hindi give. Kaya the 10% is not yours, it belongs to God. Kaya sabi diyan sa Malakay 3:10, bring all the tithes. That 10% is not yours, that's mine. Ang sabi ni Lord, amen? Kaya dalhin mo yan sa simbahan. At dun ka magkaloob. Dalhin mo yan. You don't give. Dalhin mo yung akin sa simbahan at dun ka magkaloob. Hindi sa kasino. Ang sabi ni Lord, sa storehouse, my house, sabi ng Diyos. Hindi sinabing BDO. Eh, pastor, nasama lang sa BDO at sa Pacific Ace. Eh. Ang sabi, dalhin mo. Hindi iyo, kundi ito ay sa Diyos. Alright? Listen, we're talking about tithing. Sino sa inyo ang kakalob ng ikapo? Salamat sa Diyos. No? Kung hindi ka makakapag-attend, pero alam nyo, ang tithing, sinuturo ko yan eh. Bago maging member, natatakal na yan. Pagka naging member na sila, alam na nila kung paano yun ang gagawin. Alam po ninyo, kapag lahat tayo nagbibigay ng ating tithes, praise the Lord for that. Nakikita ko kung paano kayo pagpalain ng Panginoon Diyos in sa lahat ng ibang mga klase, mga kaparaanan. God is blessing you more. At sasagutin pa ni Lord kung ano yung mga pangangailangan nyo, even your heart's desires. Alright? Kapag alam natin iuna si Lord. Kapag tayo nagbibigay ng ikapo or tithes, alam natin na yung 10% ay hindi iyo. Sabi ni God, bring sa Diyos yan. Dalhin mo. Nagpapadala sa iyo. Hindi lahat tayo dito na kapag day off ng Sunday. May mga iba, alternate ang day off. Ang iba, once a month. Ang iba, twice a month. Ang iba, alternate ang day off. Nakapag day off ngayon, bukas hindi. Okay? Pero never miss to give your tithe, bring your tithe kay Lord. Kung hindi ka makakaten sa worship service, dahil hindi mo day off, ipadala mo yung iyong tithe. Amen? Amen. Sa iyong kasama. Pero, siguraduhin mo. Baka itakbo sa kasino. Pero siguraduhin mo makakarating sa simbahan. Alright? O kaya baka pitikin. Ipadala, ibigay ko na. No? Kung kinakailang humingi na resibo sa sekretary, they will produce a receipt. Ano ba? Para kapatunayang man-check mo lang na gano'n. Nakaintindihan ba tayo? Kasi yung 10% hindi naman atin yun eh. Yung 10% ay para sa Diyos. Kaya, will a man rob God? Pwede ba kang manakawan ng Diyos? Oo, pwede makanakawan ng Diyos. Malakay 3:8-9, nananakawan ba ang Diyos? Oo, sa paano paraan? Sa pagbibigay mo ng ikapo at pagbibigay mo ng iyong offering. Ikaw ay sinumpa ng maraming mga sumpa dahil ninakawan mo ang Diyos. Alright, kaya not bringing the 10% that belongs to God, that's not yours, is robbing God. You are robbing God when you don't bring what belongs to God. Kaya yung 10%, sabi ron, bring your 10%, your tithe kay Lord. Kaya yung 10% ay kay Lord, hindi sa'yo yun. Alright? Yung 90%, iyo yun. What is 10%? Kung meron kang 100 pataka, magagaling sa math, minus 10%, ilan ang para sa Diyos, ilan ang para sa iyo? Sa 100 pataka. Ang kay Lord ay 10 pataka. Ang 90 pataka sa iyo. May hirap bang makipag-partner kay Lord? Hindi, no? Kapag meron kang partner, associate, kapartner sa business, it's either 50-50 or 60-40 or 70-30 ang hatian. Depende sa marami niyang ginagawa at shareholders, no? Pero si God, mas maraming shareholders sa iyo eh. Mas marami lang ang blessings na natatanggap sa iyo. Kaya sabi ni Lord ni God, okay, to be fair, hindi nga fair yun eh.
10% lang sa kanya. Yung 90% sa 100, iyo, yung 10% ay para kay God. Kung meron kang 1,000, magkano ang kay Lord sa 10%? 100. Gagaling ninyo, no? Gagaling nyo sa 100. Yung 900, para sa'yo, yung 10% sa Diyos. Hindi iyo yun. Hindi iyo ang 100. Ang iyo lang ay 900. To make it realistic and practical, gusto mo yung sweldo ka ng 3-2. Ilan ang 10%? Gusto mo yung sweldo ka ng umaharvest ka, monthly harvest, ng 3,220 ay para kay Lord. Pastor, ayoko na mag-fight, ayoko na mag-member. Yung mga candidates for baptism, okay, gusto yung mag-back out, back out na. Okay? Pero kung gusto yung umahal mo si Lord, continue lang. Okay? Kung ayaw mo ng blessing, bahala ka. Pero kung gusto mo ng blessing, lamunin mo ito. At you take it dahil God will bless you more. So ang 3,320 para kay Lord, kasi pagkatayo ng sesweldo, no? Pirmahan ng kontrata, wow, 3,200 ang aking monthly salary. Ang tamang kaisipan ganito, mga kapatid, ang talagang literal or spiritual na sweldo mo lang talaga sa 3,200 na kontrata mo sa amo ay 2,880. Minus 320 kay Lord. Kasi yun hindi mo gagalawin yun eh. Kay Lord yun eh. Ang iyo lang 2,880. Kung sumasweldo ka ng 3,500 harvest, first fruit, monthly, sa 3,500, magkano ang 10% para kay Lord? 350. 350 sa 3,500. So ibig sabihin, ang literal na sweldo mo lang talaga, 3,150. Nagkakaintindihan ba tayo? Kasi hindi iyo yung 350 kay Lord John. Nabigyan ka ng increase kasi you are faithful in giving. Oh, talaga naman sabi ni Lord, then bless mo tong anak ko kasi nagbibigay sa akin, binibigyan niya yung akin. At hindi siya pumapalhiya, I will bless her more and more. Wow, amen, heart's desires, cross, answered. Month of March 5, 6 bukas. Sana magkatotoo. Na-increase ka ng amo ng 8,000 patakas. No? Praise the Lord. Amen. Pero ito ang punch. Magkano ang kay Lord at magkano ang sa'yo? Ang kay Lord, 800. Tama? Ang talagang sa'yo, 700. 7,200. Kasi wag mong akuin yung kay Lord. Ang kay Lord, kay Lord. Amen. Ang iyo. Kaya wag mong itotal na ganun. Alright? Na-increasean ka pa, nagkaroon ka pa ng another part-time. Wow, talaga naman, ang buti ni Lord. Ayaw nyo naman, no? Kasi sabi naman sa Malakay, di ba? Let's go back to Malakay. Bubuksan niya ang pintuan ng langit at ibubuhos niya eh. Ang iyong mga bodega mapupuno. At wala kang mapaglalagyan. Okay, nabigyan ka na marami pang mga part-time additional. Alright? 15,000 patatas. Wow! Magkano ang kay Lord at magkano ang sa'yo? Ang kay Lord, sa 15,000, 10% ay 1,500. Ang talagang sa'yo lang ay 13,500. Tama ba? Huwag mong akuin ang kay Lord. Ang kay Lord, ang sa'yo, sa'yo. Kaya, yung tao kasi, kapag nagkakalob, Lord, ang hirap na naman bigay ng 1,500. Hindi sa'yo yun eh. Kaya you are robbing God when you don't bring kung ano yung para kay Lord, nagkakaintindihan na tayo. Kaya sabi ron, kahit gaano kalaki ng sweldo mo, kapag hindi ka nag-iikapo, at kapag hindi mo dinadala yung para kay Lord, yung first fruit, alright, na dapat natin i-sacrifice, na dapat natin ihandog kay Lord, kahit gaano kalaki ng sweldo mo, alright, ang dami mo pa rin problema.
Kahit gano'ng kalaki ng sweldo mo, stress na stress ka. Kahit gano'ng kalaki ng problema mo, andyan na naman ang gastos, hinahabol ka ng gastos. No? Bumabaon ka ng bumabaon. You know why? Kasi you have either two choices. It's either one, you bring it or you steal it. Kaya kapag napag-aralan pala natin ito, Lord, ang talaga pala yung akin ay akin. Hindi pala ito para sa, iba pala yung para sa iyo. Kaya dapat ating itong ibinubukod. At ang sabi ron, hinahandog natin yung para sa Diyos. Hindi mo hinahandog yung para sa iyo. Kasi yung 10% ay sa Diyos. You bring the 10% sa kanyang house and you dedicate your income and you dedicate yourself. Sabi mo, Lord, pinagkakatiwalaan kita. Alam ko na marami akong mga gastusin. Alam ko marami akong mga budget na dapat bayaran. But I will set aside that 10% at para sa iyo. I believe and I trust your provision. Marami na pong nakagawa po niyan at hindi po sila pinabayaan ng Diyos. So the principle of first is very practical para sa atin. Pangatlong bagay na makikita natin, the tithe represent who is first in your life. The tithe represent who is first in your life. You can tell me all day na mahal mo ang Diyos. Pero let me see your bank account. Kung pwede tayo mag-21 whole day, nasasabi mo, I would like to serve God, I love the Lord, ganito, ganyan. Pero I'll tell you this, sino ang una sa iyong buhay? Baka hindi si Lord, baka ang pera. Okay? Kasi ganito eh. Listen up. Siguro, nakaupo kayo dyan, nag-iisip at nakikinig. Habang ako nagpipreach, sa iyong isip, china-challenge niyo ako. No? Sasabihin niyo siguro, Pastor, mahal ko ang Diyos. Matagal na akong member sa church. Kita mo kung paano ako magtrabaho. When it comes to service, when it comes to worship, I'm always available para kay Lord. Walang problema sa aking faith. I can die with my faith with Jesus. Nasabi rin ni Pedro, napagkalulong niya nga si Cristo eh. Okay? Pero sasabihin mo, Lord, but when it comes to tithing, excuse ako dyan. Kasi senior citizen ako eh. Excuse ako dyan kasi single parent ako. Ang dami kong pinag-aaral na aking mga anak, maliliit pa. Kaya excuse ako dyan. Excuse din ako dyan dahil single parent ako. Sunod-sunod sila pastor sa college. Ang hirap ng budget. Really? Then I present you who is your God. Then I present you where is God in your life. Alright? Kaya makikita natin dyan that tithe must be first. Sa book of Leviticus, lahat daw ng ikapo ay sa Diyos. And all the tithe of the land, whether of the seed of the land or the fruit of the tree, lahat yan ay galing sa Diyos. And, mayroon huli dun, importante yun. And it is holy to the Lord. Basahin nga natin yun. Begin. And all the tithes of the land, whether the seed of the land or the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy to the Lord. It belongs to God. Set apart himself. Sinabi, it is holy. Yung palang ikapo, banal. Sabi holy eh. Bakit banal? Kasi sa Diyos, para sa Diyos eh. Property ni Lord. Kaya naging banal ang ating ikapo. Are you listening? Pag sinabing holy, sagrado. Hindi pa pwedeng galawin, hindi pa pwedeng hawakan, banal yan, sagrado yan, wala kang karapatan na angkinin yan dahil galing sa Diyos. That's why to keep it and to withhold it, yung para sa Diyos, yung iniipit mo,
ayaw mong i-release. Mga kapatid, kay Lord daw yan. Ang sabi nga dyan eh, any seed, fruit, or fruit of the tree, lahat daw yan ay galing sa Diyos. At dahil yung ikaw po ay galing sa Diyos, ginawang sagrado at banal. Your heart will follow your treasure. I hope that God is in it sa iyong puso. Okay? Nasa iyong puso. Ang question ko sa iyo, are you bringing to God all the tithes which belong to Him? Amen. Or are you stealing it? Sabi mo siguro, Pastor, eh, alam pa naman yung tithing eh. Kapag nakaluwag-luwag na, ay nakapaluluwag. Ang tangi makakapagpaluwag sa'yo, ito. Amen? Amen. Ang tangi makakapag-secure sa'yo, sa iyong finances, sa iyong freedom, ay through giving. It is blessed when you bring it to God, the tithes that belongs to Him. It is a curse when you leave it and withhold it. When God is first, listen to me, everything will fall in order. But when God is not first, everything you touch is out of order. Giving God the best is an act of faith. Giving God the first is an act of faith that gives Him the opportunity to protect you and to provide for you. Sabi ko nga kanina eh, nakadepende sa iyo kung paano ka papagpalain ng Diyos. Walang problema kay Lord, punong-puno na kayamanan sa langit. Ang problema yung sa atin, are we trustworthy? God will bless you more, depende yan kung paano mo itrato si Lord. Walang problema kay Lord, don't waste your time. Put God first in the rightful place in your life. When God is in the proper place, everything will fall into order. Kumayo tayong lahat. Kumayo tayong manalangin.